Ngayong araw, magbubukas ang 13th Sinimalaya Film Festival sa Cultural Center of the Philippines o CCP. Tampok dito ang siyam na full-length movies at 12 short films. Samantala, isa naman sa mga pinag-uusapang pelikula ngayon ang romantic comedy film na Kita Kita. At kaugnay po nito, makakausap natin dito sa studio sina Joseph Israel Laban, direktor ng pelikulang Bakunawa na isa sa mga entries sa Sinimalaya. Makakasama rin natin si Joyce Bernal, isa sa mga producer ng pelikulang Kita Kita. Magandang tanghali sa inyo, mga direktor. Magandang tanghali po. Okay, Joyce, congratulations. No? Maraming salamat. Oo. Mukhang dinudumog. And it's, did it exceed expectations? No? It's making more than the usual yes, indie. Yes po. Well, our projection was, actually, when we opened, we had a 2 million on the first day. Mm. On the second day, we had a 4 million. Actually, happy na kami doon. And our was somewhat 40 to 50 million. Mm-hmm. And now, we're around 250. Ano ang significant dito na naging matagumpay itong Kita-Kita na relatively hindi siya katulad ng mga the usual mainstream rom-com yes. na mga movies na napapanood natin. This is a good sign in the Philippine yes. industry. Parang yun yung nakukuha namin feedback kasi mm-hmm. dalawa lang yung character talaga mm-hmm. at hindi wala silang box office record mm-hmm. si Empoy at saka Alessandra. And the whole movie, the whole 1 hour and 21 minutes. Silang dalawa lang yung papanoorin mo. And walang family, walang best friend, walang ganun. And it was written differently, yes, di ba? Yes, hindi yes, siya katulad ng mga karaniwang napapanood ako. Natin yes. sa mga telenovela yes. or sa mga karaniwang drama. Yung script talaga yung gem niya, tsaka the direction po. Mm-hmm. Yes. So this is a good thing na kahit na hindi siya talaga mainstream na mainstream, ay tatakilikin na rin ng mga Pilipino. Yes, yun yung nakuha namin feedback and now we're listening to them. Yes. Okay, both of you have done both movies and TV. No? Yes, right. Actually, doon ko unang nakilala to si Joseph Laban. No? You've been yes. doing documentaries for GMA for some time, but you've also been doing indie. No? How do you divide your time? When do you do films and when do you do yeah. TV? It's about parang ano lang po talaga pagpaplano, itong Bakunawa, itong pelikula ko sa Sinimalaya, shinoot namin noong December. Mm. Tinaon na may break. Mm. So, doon namin, nagkataon din yung pelikula, tag-ulan talaga yung setting, mm-mm. makulimlim lagi yung mm. lugar. So, tumaon din. So, pagpaplano din po talaga in advance. Ano ba yung, curious ako dun sa Bakunawa, kasi ang pagkakaalam ko sa Bakunawa, this is the mythical monster of the sea, yes. Diba? Na lumalabas sa Greek mythology, yan yung the Kraken eh. Pero sa atin, sa Pilipinas, yung mga ating mga ninuno, Bakunawa ang tawag dyan. Ano ba ito? Fantasy ba ito na merong monster of the sea rin? Or it's a symbolism? It's magic realist po mm-hmm. yung film. Yeah. So talagang may mga elements of magic realism. Kasi kahit po, ito kasi nakabase sa probinsya ko sa Marinduque. Mm-hmm. So it's based on an experience nung bata pa ako. Although parang inadapt namin sa modern times na parang may mga pangyayari dun sa isla na naniniwala, may mga nawawala kasing mga tao. So they're, parang they believe na gawa dun sa Bakunawa or kinukuha ng malaking ahas. Mm-hmm. In fact, nung nagshoot nga kami sa Marinduque, may dun sa island na pinagshoot namin, pinagbabawalan kami ng mga tao or pinag-iingat kami mm-hmm. kasi meron nga doon malalaking ahas doon na baka kami kainin o kagatin. Mm-hmm. Hanggang ngayon, naniniwala pa rin po sa mga certain areas talaga. Bigyan nyo nga kami ng idea, ano ba yung challenge ng indie film director or producer? Para, kasi, of course, gusto nating maging true to our artistic yes. sense, di ba? Pero at the same time, kailangan mo rin mm-hmm. i-feed yung needs ng audience. Paano yes. nyo binabalanse yun? Sa istorya pa lang, siguro para lumaban ka sa mainstream ngayon. Mm-hmm. Mainstream yung yung kwento namin, pero mas matapang siya than the mainstream. Mas may edge siya, mm-hmm. mas may statement siya. Like, we're using Empoy and Alessandra, isang magaling at saka isang komedyanteng magaling na hindi naman talaga box office. Ganun. Mm-hmm. And then the production, we give you medyo mas mataas na quality ng production. That's for us, for spring films. Ganun, mm-hmm. parang ganun po. So you're saying there's more
creative freedom doon sa indie filmmaking? Kasi sa sana, mas yes. matapang, no? Yes, so, walang pumipigil sa inyo? Hindi tulad, yes. I guess, doon sa mga so-called more mainstream films. Yes. Uh-huh. Ang mainstream po kasi, they want to cater, kasi galing din po ako doon po, we want to cater sa lahat ng audiences. Right. Kailangan mo silang pagsilbihan lahat. So pakikinggan mo lahat ng sinasabi ng bawat demographics, parang ganun. Ito, kung ito lang 'yon, tungkol dito lang 'yon, tungkol sa ganitong audience lang 'yon, kung ito lang 'yan, doon lang talaga pag sa ano. Pero sa kasi indie. Dapat din nating tingnan na ang audience ay nag-evolve yes. din, 'di ba? So depende rin sa hinahain natin sa kanila. Yes. Parang kami when Howie and I started with documentaries, may mga nagsasabing, "Ay, mabubore ang mga tao, hindi manunood ng one-hour docu yung mga yes. yan." Pero look at us now, di ba? Ang dami ng docus na nagsusulputan. Yes. So nag-evolve din, I suppose, ang taste ng audience. Yes po. Ang feeling ko po, yung landscape po, yun, right. nag-evolve. Tsaka yung yung paradigm, kung sino sila, at may boses pala sila. Mm. What if you give them the right output, papanoorin nila and may boses pala sila at kaya nilang lumaban sa mainstream. Mm-hmm. Okay, well, speaking of docu, no? Kasi nagiging madalas na ngayon, nangyayari, nasasali na yung mga documentary sa mga film festivals so, yes. at lumalaban sa doon sa feature categories. Wala na yung mga separate category na special category ng documentary. Ano? At yun din ang nangyayari sa television. Nag-evolve din yung mga estilo ng documentary. I wanted to ask Joseph, no? Kasi sa atin, I mean, parang madalas na ngayon gawin yung mga cinema verite, yung verite docu where you don't have on-cam narrators like us, yes. no? Yes. Kasi dati, requirement yun eh. Yeah. So, nagulat din kami na parang, uy, ang dami rin palang nanonood ng ganitong more cinematic na you don't need a kind of the voice of God kind of narrator mm-hmm. doon sa ano. So, paano naman nag-evolve itong klaseng documentary para sa television? Sa TV, I guess sa atin po, sa real time at saka sa front row, mm-hmm. parang before, it was difficult kasi yung mga tao, they identify with the hosts eh. Mm-hmm. Parang yun yung kanilang avatar dun sa documentary, a way in para maintindihan nila or ma-appreciate nila yung dokumentaryo. So, initially, ito sa challenge kasi even when we go out, tinatanong kami, sino yung host niyan? Mm-hmm. Sino yung mag-narrate ng dokumentaryo? Pero later on, parang naiintindihan na nila na it's really about the characters. Sila mismo yung nagkukwento ng buhay nila. Sinusundan lang natin. Mm-hmm. Tapos parang sila mismo yung nagkukwento ng kanilang mga karanasan, mm-hmm. mga pinagdadaanan, o kung ano man yung documentary. So it's an easier adjustment from that to indie filmmaking? Sort of. Kasi ako po personally, yung mga ginagawa ko ng mga dokumentaryo at films, hindi naman nagkakalayo. Meron pa rin grain of truth or may basihan pa rin sa katotohanan po yung mga ginagawa kong mga pelikula. At karamihan naman po sa kanila is base rin sa experience or yung iba pa nga po ay inspired ng mga dokumentaryo na ginagawa ko talaga sa GMA. So in the same way na pagdating sa film direct choice ay napatunayan ninyo na hindi mo kailangan ng sikat na artista yes. para maging tagumpay yung isang pelikula yes. kasi may ibang mga pelikula na nagbabank on the popularity of the artist yes. the artista lamang yes. eh yes. parang star vehicles yes yan parang actually magmula nung nag-umpisa ako when I get a project parang ganun kunyari Judy Ann Piolo Ding Dong Marian Project. Parang ganon yung nakukuha mo. Hindi talaga siya kwento. Now, we got this, at may kwento kami. And usually, we got the Kimidora one and this one, first script na draft, yun na, nag-go na kami kagad. So, Cinemalaya, ano ang aabangan natin sa Cinemalaya? Ano ang bago? Bakit kailangan na panoorin ito ng mga tao, itong mga pelikulang ihahain natin sa Cinemalaya? Sige po, ngayong araw na ito actually ngayong gabi, uh-huh. yung opening ceremonies yes. ng Cinemalaya. May ipapalabas na pelikula, Birdshot. Libre yun, pwedeng pumunta yung publiko, mm-hmm. pwedeng mapanood nila ng libre yung pelikula. It's been to different festivals na rin abroad. And of course, may Sham na full-length competition films. Iba-iba pong pelikula, iba-iba yung tema. Mm-hmm. Shot in different locations yeah. around the country. And merong 12 na short films in competition. Meron ding docu-section, merong Asian section. Yes, nice. Yes. Daming pagpipilian. And for those who missed the Cultural Center run, you know, it's going to show in theaters and minsan sa UP, di ba? Yes. UP. UP, sigurado yun. UP.
Ngayon po is sa CCP, yung parang main hub, pero may Ayala Cinemas na nag-cater. Not all, but simultaneously. Some. Simultaneously. Mm-hmm. And then UP Town Center, mga ganun, Greenbelt, and then after po, usually mga universities. Pero that's after the Cinemalaya run. And Direk Joyce, kung may mensahe ka dun sa mga viewers natin tungkol sa mga indie films, yes, sa mga bagong klase ng pelikula, bakit kailangan panoorin ito? Pelikulang Pilipino pa rin po itong ano natin. Iba lang yung pagkakagawa, iba lang po yung focus natin. Bigyan nyo kami ng chance. So, and sana po, huwag po tayo manood sa Facebook tsaka sa YouTube kasi pirated po yun. Pirated po at illegal po yun. It's going viral, yes, sa Facebook. So, eh. Supportahan ang pelikulang Pilipino. Manood talaga ng sine. Huwag lang sa Facebook. Sa sinehan. Sa sinehan. Maraming salamat sa inyo. Joseph Israel Laban, director ng Cinemalaya entry na Bakunawa at Joyce Bernal. Binibining Joyce Bernal, isa sa mga producer ng Kita Kita.